What's up mga ka-gadget? Yung gagawin natin ngayong procedure is yung iPhone 6 12.4.9. Naka-passcode siya. So, i-bypass natin din siya kasi nakalimutan na rin yung iCloud. So, yun. Ang una natin gagawin is i-jailbreak natin siya using yung panibagong pang-check ray na naman na gamit ko. So, ang ginawa ko dyan, pag DFU mode mo, hahawakan mo yung volume up, volume down. Yan. Then antayin mo siyang mag-success. Grabe, ubo ko ah. So, yan, recovery. Then, start. Hit natin yung start sa check rain. Then, automatic. Hawakan mo yung volume up, volume down. Then, yung power button, home button, nansabay. Hanggang sa mamatay siya. Pag namatay siya, bilang 3 seconds, bitawan nyo yung power. Naka-hold pa rin yung volume up, volume down, tsaka home button. So, hanggat hindi siya nag-o-oldan dun sa check ring, huwag niyo siyang bibitawan. So, wait natin na matapos yan. Pag-restart, hanggang sa mag-restart yan, huwag nyo siyang bibitawan. Maglalabas yan, upgrade home. Makalagay dyan. So, ayan, bitaw. So, ayan, nag-success na siya doon. Lipat naman tayo dun sa ating Windows. Ayan. Ayan. So, then, ang gawin natin syempre una, backup natin. Then, after nyan, ang gagawin natin is i-update natin uli. Yet, after natin ma-backup yung unit, then proceed na tayo sa restoring. So, i-restore natin uli si iPhone through Trio or iTunes para magawa natin yung ating pag-a-activate ng iCloud niya na may naka-disable or naka-password. So, antayin natin siyang matapos. Naka-pass forward na yung video na yan. Pinas forward ko talaga yan para hindi matagal. Na, huwag kang malikot dyan, huwag kang malikot. Yan, tapos na siya mag-restore, then ang gagawin natin, i-jailbreak natin siya ulit. So yan, antayin natin kasi mag-ano pa yan eh, mag-i-initialize pa yung logo niyan.
Oh. Huwag nga malikot. So ayan, i-jailbreak natin. So dito no, doon sa passcode kanina, kung napapansin nyo, pag jailbreak ko, hinold ko yung, di ba, pagpindot mo ng start, then recovery. Pag start mo, pag next mo ulit, automatic magre-restart yung unit. Then pag logo, hold nyo yung volume up, volume down, power, then home button. Yon, antayin nyo siyang mamatay, tapos 3 seconds din bitawan nyo. Pag bitaw nyo ng power, hold nyo lang yung home button, pati yung volume up, volume down. Antayin nyo siyang mag all done dun sa check rain. Yun yung sikreto dun para ma-jailbreak nyo siya. Then yon, backup nyo na sa check rain. Then after nun, restore. Pagka-restore, matik na, diretso na sa check rain ulit para i-jailbreak. So yan, waiting tayo. Kayo pang kakay? Pumunta ka na lang doon. Sino magbabantay dito? Mamaya ka na lang gabi, hindi nga ako sabihan nga lang. So yan. Mamas mo. Mamaya na. So yan, after na ma-jailbreak, so balik tayo, then activate lang natin yung unit. Sa pag-activate, antayin nating matapos yung processing. Huwag nating bubunutin hanggat hindi natatapos yung umiikot sa desktop nyo. Yung activation, activating pala. Mas niya? Andito yan. Alam mo kung saan yung mas niya. May mas ba yan? Pumunta rito? Oh. Hindi ko alam eh. Nabi mo dyan? Hello? Ito oh. Ito. Eh. Dito, wala dito. So, yan, natapos na. Nag-restart yung unit. Then, set up na lang natin yung unit, no? Ay, hawak naman pala. Ay, nakumuha pa nun siya. Hawak-hawak yung pala eh. Pinahanap ko pa. So yan, mapapansin nyo yung version nyo is 12.4.9. So yan, sineset up ko na yung unit. So, hindi ko pala napalakihan yung camera. So, antayin natin na matapos yung pagsisetup natin para makita natin yung so, after nyan, ang gagawin ko dun sa unit na yan, i-assemble ko na dun sa dati niyang base, sa dati niyang back case. So ayan, makikita nyo doon sa maliit na camera ko, successful yung pagkaka-bypass ko sa kanya.
So, ang magiging problem lang nito is bawal mong i-update, bawal mo rin siyang i-reset. So, yun po yung magiging disadvantage ng unit na ito. So, kung gusto mo naman ng FMI off, syempre, magbabayad ka ng tawag dito. Bali, hindi kasi supported to sa FMI off. Kasi with med siya. So, dito lang siya supported sa unit ng pagbabypass. Bypass lang siya with signal. So, yan. Saka ko naisip palakihin. Pasensya na kayo. So, yan. Nakita nyo? Ayan, o. Naka-ano siya. Ayan, o. Kumbaga, nilagay ko lang siya sa isang base para magawa ko yung pagbabypass nito. So, ang gagawin ko dyan, bubukuhin ko muna. Anti-tear din yan kasi pwede mong patayin yan, pwede mo ring buhayin. Hindi siya bumabalik sa activation. So, ayan nga, after nyan, i-assemble ko na yung unit. So, para mabuo siya. Ayan, after nyan, saka natin itatry yung mag-okay na siya. Kasi, dun sa base niya na ginamit ko kanina is, wala siyang kabita ng signal, ng antena. So, dito na sa base niya, saka natin itatry. So, yan o mga gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng like, comment, subscribe, and click notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial. So, after nitong pagbubuo ko ng unit, then itetest natin kung gumagana yung SIM card. So, ngayon sa mga gustong mag-try o nakakagawa nito, pa-comment down na lang kung nag-success ba sa inyo or kung kayo may katanungan dito sa video ko na ito, PM nyo lang ako sa aking Facebook account Kensaki Morales or sa aking Twitter account Kensaki Morales. So, araw-araw naman akong online, kapag hindi busy, marereplyan ko kayo. Bait-bait talaga ni Cole eh. Yun nga pala, shout out dun sa kaibigan ko na si Cole Ganja. Sa kanya galing to, siya nagpasa nito eh. Nating matapos yung aking pagkakalikot dyan sa unit na yan. So, ba naman kasi to si Cool, dinala-dala rito, sira pala ang power button. Hirap talaga na may ubo. Kada taon na lang pag magde-December, uubuhin ka. Feeling tuloy ng mga tao dito, may COVID ka na.
So nga pala no, mga kagadget, tsaka doon sa mga viewers ko, huwag huwag kayong matakot doon sa sinasabi nila COVID o mag-iingat sa sarili. Kasi minsan yung nag-iingat siya pa yung nagkakaroon. Pansinin nyo yung iba, di ba? So huwag nating pandirihan yung may mga COVID patient. Sa halip tulungan natin sila kung paano sila makarecover. Tama naman siguro yung aking sinabi, no, mga kagadget. Sa totoo lang kasi minsan, pag naririnig natin yung mga taong may mga nakakadiring sakit, parang tayo mismo yung nagda-down sa kanila para lalong panghinaan sila. Di dapat ang gawin natin, push natin, ano yun te? Dapat sabihin natin sa kanila na kaya, na laban lang. Ganun, yung mga kailangan parang i-ano natin yung ano nila, yung sarili nila na mabigyan sila ng lakas ng loob. So yun na nga no, mga kagadget. Medyo hindi pa rin tapos ang aking pagbubuo ng unit. So eto na. Let's do this, yo. So yun, yun lang yung kahi ko. Ako noon nung kasagsaga ng tawag dito, COVID patient, meron dito sa amin. Oo, natatakot talaga kasi syempre may baby rin ako sa bahay. So, yung nakikita ko na gumagala yung mga COVID na may positive COVID patient, syempre, di ba, parang naiisip mo rin. Pero nito mga huli, yung nakikita ko na napapanood ko na maraming gumagaling, na ganito, ganyan. So, yun, doon ako namulat yung, ano, yung kaisipan ko na, ay, dapat pala bigyan natin ng lakas ng loob yung mga nagkaroon ng positive doon sa COVID. Hindi pala dapat natin silang iwasan o pandirihan. Sa halip, dapat tulungan natin sila na makarevive dun sa kinakaharap nilang pagsubok. So yun na no, mga kagadget. So hindi ko na kasi to pinas forward dito. So inantay ko na lang na tapos na buuhin yung unit. So ayan. Ayan, bubuin pa rin, initialize ng unit. Pinaputol na ni Cole yung flex eh, kasi sumasabit sa LCD. May customer na naman. So nilagyan ko ng tape para hindi siya mag-short. Then after nyan, patry na natin kung gumagana ba o hindi. Wala nga pala akong mic dyan, hindi ko napansin. No? So, ayan, nakikita niya naman. Nakakapagparing po siya. So, okay po yon, success po yung ating pagbabypass ng unit. So, hanggang dito na lang. See you on my next video. Bye! Bye.